lahat gawin nyo basta't hindi sila makatakas ng buhay. Violent, eh ganyan ba ang sugo ng Diyos? Pero at least, no, hindi humubad ng walang rason. Nagubad dahil kailangan ng tela para doon sa sugat ni Elias. Ate Sisa! Ate Sisa! Kailangan natin maging alisto at kailangan kitang protekta. Dahil kung pati ikaw ay mawala, ay baka hindi ko talaga kaya rin pa. Mangako ko ang hindi ka mamamatay. Pangako. Hello guys, welcome back sa channel ko. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel once again. And before tayo mag-start, of course, meron tayong pa-shoutouts. Ayan, let's start with Zell Johnry 123. Sabi niya, "Hi Kuya Nephi, I have been watching your vids lately and I really like how you genuinely react. I'm absolutely not kidding." Ah, thank you. I hope you could or can read this comment in your next Maria Clara Tibar reaction. Ayan po. Shoutout sa iyo, Zell Johnry. 123. And sabi niya, "By the way, Filipino ako. Medyo na ako nasa bay na mag-comment ng English." Hindi ko mag-gets yun. Siguro matagal na tong nakatira sa ibang bansa si Zell Johnry, kaya medyo hirap siyang mag-Tagalog. Pero anyway, shoutout sa iyo and thank you so much for being here. Next comment is from Alicia Chapman. Sabi niya, "Pain and tragedy all around. Thanks for sharing this episode, Nephi." Thank you din po for watching my reaction video. Next comment is from A Little Monster. Sabi niya, "Ang sakit nung kahit gustong i-reciprocate ni Clay yung pagmamahal niya kay Fidel, hindi niya magawa dahil imposible at dahil magkaiba sila ng mundo at panahon. Ang lungkot din ng kay Maria Clara at Crisostomo dahil yun ang una at huling halik nila at yun din ang huling pagkikita nila. Thank you po sa mga reaction videos niyo, Kuya Nephi." Thank you din po, A Little Monster. Ayan, totoo yung sinabi mo, nakakalungkot yung mga eksena na yun. Next comment is from Ermi Amoguis. Sabi niya, "Hello Dong Nephi, hello din po. Thank you sa mga reaction videos mo. I have to admit that I do not know a lot of GMA artists, so thank you for introducing them to me via your vlogs." Oh, you're welcome po. "Kahanga-hanga ang mga performances ng lahat ng cast ng MCI. OMSIM, even if I know the story of Nolly, I have learned to embrace Clay's presence in the story. For me, Clay and Fidel are the redeeming twist sa story. Gaya ni Clay, I am still hoping for the protagonists to receive their saving grace. Watching joyfully from Michigan." Wow! Taga-Michigan din po yung auntie ko. Nandyan din siya. Anyway, naalala ko lang. And I've been to Michigan po once. Okay, next comment is from Diana Rose. Gamilde, I like your name. Sabi niya, "Nakakasad po talaga, Kuya Nephi, ang mga nangyayari sa MCI. Mixed emotions talaga. Namamagana mata ko habang pinapanood ang mga scenes. Ang gagaling nilang lahat. Walang tapo ng mga characters sa MCI. Kabang-abang ang bawat episode. Iba talaga nagagawa ng MCI. Kaya naman patok lagi. Hoping for season 2. By the way, I really love your reactions po and hoping for more. Ang cute nyo po. Ha ha ha. Lalo na pag kapag kiniklik." Ayan, thank you so much sa iyo, Diana Rose. Yeah, appreciate your comments, guys. Okay, I think ready na tayo for the first episode for this week, which is episode 76 of Maria Clara Tibara. So let's go watch this. "Tinanggalan nila tayo ng dangal at winasak nila ang ating mga kinabukasan. Kaya ngayon ay oras na. Ako ay dinggin ninyo! Dinggin nyo kami ang sambayanan! Dinggin nyo kami! Dinggin nyo kami! Dinggin nyo kami!" "Hindi ka dapat malungkot, Senorita. Dahil gracias sa iyong tulong at tuluyan ng nakumbara ng maskara, ang ereje at pilibustero na iyon." "Hindi ko inakala na isang papel lamang ang magiging mensahe ng malayong buhay ni Crisostomo." "Gusto mo bang bawiin ang mga sinabi mo ngayon at ang sinabi mo kanina?" "Walang kailangan bawiin, Senyor." "Sa sinabi mong yan ay makukulong ka habang buhay at haharapin mo ang hatol ng kamatayan!" "Sky, mapangayad itong ginagawa ninyo. Ilang beses mo nang nililigtas ang aking buhay. Maraming salamat. Sky." Ayoko, anak. Iba sa inyo. Balik! Demonyo ka nagpapagawa!
Saan si Bilibin ni Clay? Nangahas siya bumalik doon na mag-isa. Kaya magdasal ka na lamang na sana ay may takas sa inyong kaibigan. Saan ka pupunta? Pinay! Pinay! Kaya nanginginig ka rin. Tingnan ako si tayong mag-inay, di ba? Ngunit niligtas ako ng pagmamahal mo. Ngayong gabi, ako'y tinatlanas. Ako isang ganap ng ugate. Mananatili na lamang sa dilim. Babalikan kita, Maria. Makapaghihintay ka bang muli? Kahit ilang pitong taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Krisosto. Pawalin mo itong pagkabayan. Sana kaya kong sukuan ang pagmamahal mo, Fidel. Kahit bakit hindi mo subukan? Masalimuot ang mundo natin pareho, Fidel. At walang lugar para sa ganito klaseng pag-ibig. Hay kang kontrarlos! Ahora mismo! Fuego! Tama ako kayo ng pag-iil. Nay? Clara! Nahuli kaya si Sir Ibarra? Hindi ko rin alam. Diyos ko. Sana iligtas nyo sila. Sana iligtas nyo kami. Clay! Sandali, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Ibarra. Hindi na delikado. Kailangan nila ang tulong natin, Fidel. Sige. Ngunit, sa likod lang kita. Halika na. Grabe yung concern niya kay Clay, no? Grabe. Anong ginagawa niyo rito, Ginoo? Kailangan na natin tumakbo sa libingan. Tari! Dito! Dito! Iligtas mo lang ang sarili mo. Ano? Umalis ka na. Paparating na sila. Hindi. Hindi kita iiwan. Anong iyong nais? Pareho tayong mamatay rito? Iniligtas kita. Ginoo, sa ating dalawa, mas kailangan mo ng kaligtasan. Umalis ka na. Iligtas mo na sarili mo. Lumayo ka sa gubat ito. Pinis na! May kinuha siya kay ano, kay Ibarra. Yung rosaryo ni ano yun, ni Maria Clara, kinuha niya. Clarita? Clarita? Tia? Ano't naririnig ko ang iyong paghiyaw? Tia, nananaginip po ako. Inahabol ho siya. Sino? Si Crisostomo. Tapos pinaril ho siya. Panaginip lang yun. Hindi yung totoo. Ngunit, Tia, paano ko kung tama yung mga pangitain ko? Pinag-aalala mo lang yung sarili. Hindi yung makakatulong sa'yo. Ang mabuti pa ay ipagdasal na lang natin na nasa mabuting kalagayan si Crisostomo. Sa mga alin nyo, ang nanay mahal na mahal kayong dalawa.
kailangan mong umiiwan ang nanay, ha? Papanamigin lang natin ang mga mata nila. Tapos uwi tayo sa ating damba. Kahit ano mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin at uuwi tayo sa ating damba, ha? Masamang tao, bata. Ano? Tulong. Tulungan mo ako. Tumuha ka ng panggatong. Maraming panggatong. May tama ho kayo sa balikat. Kailangan nyo na ho yung magamot. Baka magaya ho kayo sa aking ina. Itinamay ako, bata. Pareho. Sinapit natin dalawa, bata. Naging masaklap ang mundo nating dalawa. Ngunit ikaw, ikaw ay may pagkakataon upang magkaroon ng magandang buhay. Kaya magpakatatag ka. Ayoko na humabuhay. Itin nila ang aking inay. Ang aking kapatid. Kinuha nila lahat sa akin. Wala na akong rason. Baka mabuhay pa ako. Makinig ka sa akin, bata. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Galit. Puot. Nagpis. Gamitin mo yun para tumuloy. Para lumaban. Pasiklabin mo na nag-aalab sa iyong puso. Dahil yun ang magbibigay sa'yo ng lakas. Bata. Hindi ka ligtas rito. Kaya umalis ka na. Ikaw nang bahala sa nanay mo. Umalis ka na. At ikaw, pag-asa ka pa. Hindi ko pwedeng iwan si inay. Isa tayong tatlo mamatay rito, bata. Ako nang bahala sa nanay mo. Bata. Tama. Ako nang bahala sa nanay mo. Alis ka na. Alis mo, bata. Thank you.
Padre, kasalukuyang tinutugis na sila si Sostomo Ibarra ng mga gwardiya sibil. Huwag niyo silang hahayaan makatakas. Huwag kayong mag-alala, Padre. Napaliligiran na sila ng mga gwardiya sibil. Himala na lamang ang makapagliligtas sa kanila. Babasbasan ko kayo. Magpaulan lang kayo ng bala, gilitan nyo sila sa leeg, o kaya pugutan nyo ng ulo. Lahat gawin nyo, basta't hindi sila makatapos ng buhay. Bayulente, ganyan ba ang sugo ng Diyos? Entiendes? Si, Padre. Vale. Feliz Navidad. Y que Dios os guíe. Focus. Kala ko nandito lang ako para sa result studies. OJT na to eh. Sige. Grabe si Klein noon, na-apply niya dito yung pagiging nurse niya. Sabi niya kanina, parang naging OJT na to. And wow, may exposure ng napaka-fit na katawan ni Fidel dito. Girls! Pero at least, no, hindi humubad ng walang rason. Nag-hubad dahil kailangan ng tela para dun sa sugat ni Elias. May purpose, may reason bakit siya nag-hubad. So, magaling ang pagkakasegue. Good job sa mga writers natin. Diin mo mabuti. Sobrang diin. Elias, ginagawa namin to para tumigil ang pagdurugo. Sandali. Ano ba nangyari? Hinihintay namin kayo sa libingan. Patakas na kami. Ngunit bigla kami natuntun. Oo nga. Asan si Ibarra? Kasama, hindi ba? Nagkaiwalay kami. Kay Ibarra yan, ha? Bigyan ni Maria sa kanya. Bakit nasa iyo? Elias,
Buhay pa ba si Ibarra? Hindi siya pwedeng mamatay. Tinatakas ko siya. Naway maging kakampi niya. Maging kakampi niya ang kaligtasan. Dahil kung hindi. Okay. Okay kung ganun. O, pinatakas mo, so buhay siya. Diba? Kailangan niya mabuhay, kailangan yung lahat mabuhay. At kung kailangan niyo mabuhay dalawa, tumakas na kayo. Umalis na kayo at iwan niyo na ako. Hayaan niyo ako. Gawin ko ang binunta ko rito. Hindi. Gagamutin pa natin ang sugat mo. Fidel, tulungan mo. May gagawin pa si Elias. Kaya hindi ko lang ma-ano eh. Ma-form kung ano yung pinaplan niya. Pero may balak pa siya eh. Hindi! Iwan niyo na ako. At ano? Hayaan ka naming mamatay dito? Salamat sa pag-alala. Ngunit hindi ko maaaring iwan ang babae. Nangako ako. Sinong babae? Si Aling Sisa. Mabilis na natin sila mauhuli pag nagkataon. Rapido! Escablo! Si Senyor! Sobra! Sobra na to! Ayoko na! Ayoko na! Bitawan mo ako! Lay, huminahon ka lang. Ano man nangyayari? Galit ba si Rizal sa mga karakter niya? Ano? Isa-isa niyang pinapatay. Kahit yung mga inosente. Dinaig niya pa yung GOT! Hindi ko ba din ang iyong referensya, Binibini? Bakit kailangan nilang mamatay? Muna si Crispin. Ngayon si Ate Sisa. Nag-aagaw buhay si Sir Ibarra! Hindi nila deserve mamatay. Hindi nyo deserve mamatay. Hindi pa naman sigurado kung wala na talaga si Ibarra. At magagalingin mo pa si Elias, hindi ba? Yes na kayo kung mag-iingay lamang kayo. Paparating na rin sila. Iwan nyo na lang ako. Teka nga, bakit ba yan ang sinasabi mo? Sadyang wala sa atin ang kontrol? Ganun na lang kadali yun?
Fidel, nawawala na yung kaibigan mo, nawawala na si Ibarra. Bakit ang chill-chill mo pa rin? Anong chill-chill? Sinasabi mo bang wala akong ginagawa? Anong klaseng kaibigan ka? Bakit wala ka man lang malasakit? Kalmado mo! Ano, wala lang sa'yo lahat to? Okay, usap. Akala mo ba ikaw rin nasasaktan? Masakit din to para sa akin, binibining Clay. Masakit sa akin na maaaring mawalan ako na matalik na kaibigan. Siya na lang ang tinutunin kong pamilya rito. Hindi mo lang nakikita, eh natudurog na ang aking puso. Pero kailangan ko tatagan ang aking sarili dahil yung mga tumutugis sa atin. Hindi ito ang oras para magmukmuk, binibining Clay. Kailangan natin maging alisto. At kailangan kitang protektahan. Dahil kung pati ikaw ay mawala, eh baka hindi ko talaga kaya rin pa. Senyor, may namatan kaming tao, padaroon. Maaring sila yun. May korrelyero sa kapinadala doon. Laos, Marisa. Rapido! Bago pa sila makatangas. Senyor. Lahat tayo mamamatay rito. Kung hindi kayo titigil! Pwes mangako ka sa akin, Fidel. Ano? Mangako kang hindi ka mamamatay. Taas ang kamay! Walang kikilos! Dito ka na sa liwag ko, binibining Clay. Hindi ako papayag na sakna ka nila. Ako muna makaharap nila. Sira ng buhay ni Crisostomo. Magkakita kayo! Grabe, napaka-satisfying pakinggan. Yan ang nagagaling kay Maria Clara yung ganun. Nagalit na siya, nagsalita na siya, hindi na siya yung dating Maria Clara na sunod-sunuran, tahimik, pinatatahimik, hindi. Kailangan niyang mag-speak out and yun ang ginagawa niya dito. Sobrang maganda at masarap pakinggan na ganyan na yung karakter ni Maria Clara ngayon. Grabe, yung Team Filay, layag na layag. Grabe yung concern ni Fidel kay Clay. Alam niyo yung sa kalagitnaan ng unos, meron pa rin tayong nararamdamang kilig dahil sa pinapakita nilang pagmamahal, you know. And may concern na rin si Clay kay Fidel kahit paano, 'di ba? Nasabi niya kanina na mangako si Fidel na hindi siya dapat mamatay. Grabe 'yon. Nakakatuwa naman tong takbo ng kwento dito. Ayan guys, maraming salamat. Abangan pa natin bukas ang mga mangyayari. Confident ako na maging okay lang si Ibarra dito. Pero parang pinapalabas nila na namatay. Parang binigay kay Maria Clara dun sa dulo yung rosaryo. So baka akalain ni Maria Clara namatay na si Ibarra.
which is hindi maganda. Baka hindi makayanan ni Maria Clara. And yeah, baka sumunod siya kay Sisa, nabaliw sa grabe ng pagsubok sa buhay. Ayan guys, maraming salamat once again. Patuloy tayo sa pag-subaybay sa teleserye na to. And paganda ng pagandang takbo ng kwento at marami tayong natututunan palagi. So, ayan. Thank you very much and see you again tomorrow for episode 77. Bye.